And the whole city was filled with confusion. And having caught Gaius, maingay, maingay. Caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, they rushed with one accord into the theater. And then Paul would have entered in unto the people, that the city was suffering him not. And certain of the chief of Asia, which were his friends, sent unto him, desiring him that he would not adventure himself into the theater. Some therefore died one thing, and some another, for the assembly was confused, and the more part wherefore they were come together. And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward, and Alexander beckoned with the hand, and would have made his defense unto the people. And when the town clerk had appeased the people, said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana and of the image which fell down from Jupiter? For ye have brought hither these men, which are neither robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess. Wherefore, ye demand Jesus and the Christ men, which are with him, about the matter against any man. The door is open, and there are deputies, let them plead one another. But if you inquire anything concerning one and other matters, it shall be determined in a lawful assembly. For we are in danger to hold in question for the mistakes of war, there being no cause whereby we may be in an account of this cause. Tayo, tayo. Nakatayo lahat ng tao eh. Sabay-sabay po. Ready? Go. And when he had thus spoken, he dismissed the assembly. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa, again sa testimony ni Paul. Dito doon si Alexander. At nakita namin, Panginoon, kung paano kumilos ni mga kaaway, mga taong galit sa Diyos. Mga taong galit sa inyo, mga sumasamba sa Diyos. Diyosan, Panginoon, we pray na matutuloy kami. Ngayong hapon, Panginoon, kung paano i-deal yung mga taong ganito, Lord, kung paano namin kuprotekta namin sarili. Yung mga time din, Panginoon, na hindi namin kailangan protekta sa sarili namin, pwede kami umiwas, Panginoon. So we pray. Ayun po yung magpala. Panginoon, salain niyo pong gawa ng kaaway ngayong hapon, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Naalala ko tuloy, mga, ito ah, may nakarating sa akin. Nagsabi sa akin, alam niyo ba ibang umaten dito? So, lahat kayo po, naalanom niyo, di ba? Welcome naman kayo dito. Huwag lang kayong makulit. Okay? Kasi andito na kayo, papalabasin pa kayo. Diba? Kasi wala, nangungulit lang kayo, magugulo, maingay. So, pero bukod doon, may nakarating sa akin daw, may mga, may po, tagalong kayo, diba? Ayaw kayo rin yung nagkasama dyan eh. May mga na-offend daw sa inyo, yung ba sa inyo, parang mga loko-loko daw. So, pwede ba, ano, pwede kayong pakiusapan? Yung mga na-offend nyo, hindi ko naman din alam lahat. Ganito gawin natin kasi dito tayo, sama-sama tayo dito ba, sumasamba tayo sa Diyos. So, yung iba sa inyo, hindi pa naman member. Pero ibang member na dito, kasi na-offend daw sa inyo. Okay, hindi ko alam exactly, pero pwede ba mag-sorry kayo kung may na-offend kayo. Puntahan nyo lang. Kasi sabihin nyo, nagbago na kayo. Nagbago na ba kayo? Nagbabago pa lang, di ba? Kasi ngayon lang kayo na-save eh. Ligtas na ba kayo? Diba? Yun ang malaking pagbabago. Ngayon, kung mayroon talagang, yun ang mahirap din buhay ng Kristiyano. May mga past tayo, diba? Ako, may past din ako. Lahat naman tayo may past, diba? Loko-loko ka dati, may inasal ka, baka may ninakawang ka pa. Huwag naman. Ano pa yung mga na-offend nyo dati? Sa ugali mo, na-offend. Pwede ba, ano? Kasi nahihiya rin siguro, hindi na sinabi sa akin kung sino. Ano na lang, konting ano din, consideration, okay? Mag-sorry lang kayo para makita nila ang sincerity nyo.
Kasi ganun sa church, pag nagkaka-openan, nagkakaroon ng, di ba? Mahirap, away, tampuhan. Lahat siya nakaka-apekto sa ating pagsamba sa Diyos. Amen? Duloy mo dito, di amen. Di makikinig mo, nag-amen. Galit ka dun. Di ba? Alala mo yun. Saan alala nga, meron sa aming ano eh. Pero mali din yung ginawa niya. Pero talagang hindi niya ma... Ito, love life to. Dating sila, eh yung... Eh, sabi ko patuloy, basta... Pasto pa naman. Hindi ko alam kasi... Hindi, alam mo naman love life, di ba? Minsan, ano yan eh. Ano naman dahilan, di ba? Tama bang madamay pa yung church? So, ganun lang, sports lang, di ba? So, napagalitan ko natin yung isa dito. Kalimutan na natin, okay? Lahat tayo mag-move forward. Tayo sa unlad natin, di ba? Napagalitan ka ngayon, huwag mo nang paalala. Uy, di ba napagalitan ka dati? Eh, ito, si ano, ganyan. Parang bata isip nun. Sa church, pansinin nyo lagi yung ginagawa ng mga karakter natin dito, si pastor mismo. Kung ginagawa mo yun, may dahil lang kayo. Eh, kay pastor, ikaw, ginawa mo rin yun, di ba? Pero kung nakita mo naman, pinatawad na yung isa, hindi na binabrought up yung mga past, di ba? So, pwede ba? Pwede ba? Parte yan ng buhay natin. Bilang Kristiyano, magpatawaran, pero minsan, mabiran, sino mag-uumpisa ng ano, reconciliation? Wala ka naman yung na-offend pa, di ba? Kung ikaw na yung nang-offend, ikaw na yung mag-start. So, minsan, pag mature ka, minsan, ikaw na yung mag-start kahit kayo na-offend. Sabihin mo lang, uy, alam mo ba na-offend ako sa'yo, pinapatawad lang kita, pero pwede ba, huwag mo nang gawin ulit. Mga ganun eh. Okay? Ngayon ang sermon, within a sermon na naman. Okay? So, tuloy na tayo. So, wala na malikot ha. Nakaka-open kayo. Yung maingay, nakaka-open. Ako ang open-open dito. Nagkasalita ako eh. Pinapakinggan ko yung last week na message eh. Panay sita pala ako eh. Hindi hirap. Nalaglag pa itong ano. Yung mga malapit sa camera, medyo yung mga ganito ang kalaki na eh. Ha? Huwag yung maliliit. Okay? So, start tayo. So, last week ay natapos tayo. Again, sino yung bida dito? Diyan ba si... Sinong bida dito, Ana? Ha? Si... Sino dito last week? Dito kayo eh. Sinong bida? Okay, si Paul, tsaka yung mga ibang disipulo, di ba? Pero permanente si Paul. Si Peter, medyo naiwan na, doon na siya sa ibang kwento. O dito, Paul and Silas. Last week, sino nagulpi dito? Hindi, wala naman. Pero nangyari last week, ito nga yung mga curious arts. Ito may mga... yung mga wizardry. Naglalaro ba? Gusto niyo ba yung mga elf? Yung mga Harry Potter, witchcraft. Gusto niyo ba yan? Usong-uso yan, di ba? Mobile Legend. May bago ngayon eh. May projects yan. LOL. League of Legends. Mayroon na naman bagong offer ng TNT. Ano ba kayo? Ano network nyo ba? TNT kaya? Okay, tama na. So, pinapauso nila yan, di ba? Pero supposedly, dati pinapatay nga yan eh. Alam nyo ba yon? Gusto nyo ba may witch sa dito? Kung nga, sa Banaba? Merong witch. Gusto nyo yun? Mangkukulam? Gusto nyo meron dito? Yung totoo ha? Siyempre hindi. Dati pinapatay nila yan. Dahil sabi sa Bible talaga, pinapatay yan. So, pero ngayon, sila yung nagbibida. Magano nga kayo doon kasi dito? Palit kayo ni Prince. Prince na naman, ha? Pag laki mo, papakinggan mo itong message natin. Ikaw lagi sinisita. So, yun. Nasa YouTube tayo. Okay. So, sala ba ako? Yan, yung mga witchcraft. So, victory last week kasi may mga witchcraft na kaso naligtas. Diba? Ganun yan eh. Alam nyo ba, sino ba yung mga tao may pag-asa pang maligtas? Karamihan naman, diba? Sino lang yung walang pag-asa maligtas? Mga?
Anak ng demonyo. Sino yun? Daryl, no? Hindi, siya yung nagsabi. Sorry. Sino yung nagsabi? Si DM. Okay, tama yun. Tinuturo natin yan. Kasi iba hindi tinuturo yan. Iba hindi alam yan eh. Kahit nasa Bible talaga, may mga taong anak ng demonyo. Kaya dapat mag-ingat. Hindi tayong ano. Kanina si Peter, first time itong umalis ng sarili niya. Medyo iyokong payagan eh. Kasi nakita mo, mababait naman yung kasama niya. Sige, bayaan mo na yan. Pero kinakabahan ako sa mga anak ko pag nasama ko kani-kanino. Amen? Ganun din kayo, huwag kayong basta tiwala na para kayong laging bata. Kaya nga tayo nag-aaral ng Bible. Sa Bible, winawarningan tayo. Diba? Kaya mag-ingat. Amen? Lalaki, babae, especially babae. Kaya sa daming bakla ngayon, mga lalaki, dapat mag-ingat. Niwala kayo. Dati gusto kong mag-gym. Nabalitaan ko. Daing bakla doon, ayoko na. Eh, mabakla, lalaki ng katawan. Anong gagawin sa'yo? Tapos ka doon. Okay? Kaya mga sira ulo yung mga sa US daw ngayon, talagang magulo na. Yung mga Kristiyano kasi doon, eh, nagpabaya din sila ngayon. Yung presidenta nila, yung health official nila, mga bakla na. Imagine that. So, sa Pilipinas, magiging ganun din tayo pag tayo hindi nag-ingat. Di tayo nagtapat sa Diyos. Dinasabi sa Bible, wala nang pag-asa yung mga yun. Tapos tayo, sige, sige, dito kayo. Pinatuloy mo pa dito. Tapos ka. Amen? So, yun nangyari. Yung mga, ito may pag-asa pa to, mga naloko lang yan ng witchcraft. Katulad nyo, di ba? Mahilig kayo sa anong warcraft yan. Ay, sa demonyo pala ito. Ba't patuloy dito, di ba? So, pag-isipan nyo yun. Kasi ma-influensyan tayo yan. Sayan nyo sa hindi. Okay, so ginawa nila, sinunog nila yung mga libro nila. So, sabi nung isang historian, kaya daw napakarami pa mga Diyos-Diyosan dati. Ngayon, hindi natin kilala. Bakit? Sa awa ng Diyos, yung iba naman ay nawala na. Pero iba kasi bumabalik. Yung mga siraulo pa rin talagang na-archive nila yan. Sa mga pelikula ngayon, yan ang ano eh. So yan. So yun yung 50,000 pieces of silver, napakamahal. Ang nangyari sa 20, so mightily grew the word of God and prevailed. Okay? So ngayon, another story na naman to. Nang tagumpay, pero bago magkaroon ng tagumpay, may nagulpi na naman. Okay, mga disipulo. So after noon, sabi niya, after these things were ended, Paul purposed in the spirit that he had passed through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem. After having been there, I must also see Rome. Medyo papakita ko lang po sa inyo yung mapa para ma-appreciate niyo yung ginawa ni Paul na journey. Napakasipag nito si Paul. Sino gusto ditong gala? Sinong gala dito? Lahat kayo? Napunta na ba kayo ng ibang bansa? Okay. Laking pera eh. No? Okay lang yan, pareho tayo. Ako, isang beses pa lang ako nakasakay ng plano, dito lang, local. Pero ito, ngayon napakadali na mag-travel. Yung mga kilala ko, di naman ganun kalaki ng sweldo, pero wag ka. Bukuha yan ng mga deals, di ba? Anong mahalaga ba yung pinahano mo? Kaya, pag-usapan natin yan, ha? Katapos. Pero si Paul, nagkukwento na ata ito na nakakinig doon ng travel, eh. Yung mga office mate kong di naman ganong kalaki yan ang sweldo. Pero syempre, mga single, nakuha ng deal. Di ba? Ngayon, ang bilis na mag-travel. Kaya niya, pag nagkaroon ng trabaho, daw yung busin doon. Anyway, dati hindi ganong kadali. Kaya si Paul ay pag nag-travel yan, either lakad, o anong sinasakyan niya, o commute, di ba? Buti kasi nagko-contribute sila yung mga churches. So ito ba yung tinavel ni Paul para makita nyo lang, appreciate nyo. Hindi pa nakapunta na Europe eh, no? Pero madalas natin nakikita yan, di ba? Ito sa Bible, ito yung mapa na madalas natin makikita. Ito yung Jerusalem, ito yung orange. And then, yun yung tinavel nyo. Madalas sa Asia, ngayon Turkey na yan, okay, sa Greece, ganyan lang siya paikot-ikot. And then later, nagpunta siya ng Rome. Ito yung travel niya.
So, yan yung inaano natin dito sa ating sa Acts. Nangyari ito. Bakit siya nag-travel? Kasi, tulad na nakita natin last week, nag-preach siya, maayos naman siyang tao, maayos yung pinipreach niya, tinanggap ba siya? Yung iba, tinanggap siya, pero yung iba, hindi, gusto siyang patayin eh. So, kung ikaw, lingkod ka ng Diyos, ikaw yung taong gusto may makakopi sa buhay mo, hindi ka lang pwede mag-stay sa isang lugar lang. Na ganun ka na lang, kaya papatayin ka, paano yun? So, sabi din ng Panginoon, pag pinersecute kayo sa city na to, doon kayo sa kabila. Kasi hindi sila worthy, ibig sabihin, na, San Mateo, pinaalis ako dito, di alis ako. Ganun din naman siguro darating yun. So, ngayon, di nauso ngayon yun eh. Pero iba na yung panapat nila ngayon. So yan yung journey ni... Sinabi niya dito, I must also see Rome. So hindi para lang mag-picture-picture doon, selfie. Gusto niya kasi, binanggit niya yan sa mga nakarang chapter na gusto niya talagang, ano siya eh, magaling siya nga mag-preach, magandang testimony niya. Alam niya, maraming maliligtas sa Rome. At nabanggit natin din last time yon yung basta ka mag-anak ni Caesar, naligtas. Imagine that. Lalo yung Caesar, kung nga dito, si Duterte. Arang ganun. Yung kamag-anak niya, si Duterte hindi naligtas, pero yung ibang kamag-anak niya, at least naligtas. So, ganun po yung gusto mangyari natin mga Kristiyano. Amen? Maligtas na totoo. Yung lahat ng taong pwede pang maligtas. Hindi natin kaya lahat yan eh. Pero may mga maliligtas dyan. As I so sent he into Macedonia, two of them that ministered unto him, Timotheus and Erastus, but he himself stayed in Asia for a season. So, kwento lang to, yung timeline nila. The same time, there arose no small stir about that way. So, ito na yung papasok na naman yung gulo. Okay? Nagpipreach lang sila, ba't may gulo? Makikita natin dito, bakit? So, by the way, pansinin nyo, yung sinabing that way, yung tinatawag na Christianity natin ngayon, di ba, yung katotohanan ng Panginoong Jesus, ang tawag nila, that, ngayon, dati dyan, the way lang. That way. Kasi wala pang pangalang official eh. Ganun yan eh. Kaya natatawa tayo din sa mga iglesia ni Manalo. Kaya siya sasabihin nila, eh, ano bang pangalan ng church nyo? Baptist, wala naman sa Bible yan. Meron naman sa Bible Baptist. Pero, sila sabihin nila, sila daw yung tamang church. Simply, by the explanation nila. Kasi nasa church namin, nandito eh. Pero pag tinignan mo yung pangalan doon, sinabi, Churches of God, Churches of Christ. Laging marami kasi ang church na totoo, katulad natin, individual, independent. Hindi katulad ng iglesia ni Manalo, ang ganda pala yung tinatanong daw ni DM, no? Maten ka ba ng maaga, ng Sunday, lahat siya pinag-uusapan namin. Bakit maraming churches? Maganda yung nagtatanong kayo, hindi yung andito lang kayo. Natutunan na yan, ma-appreciate niyo yan. Kaya lahat ng pinipreach natin dito, pag naalaman niyo yung history ng churches, ang ganda niya. Ma-appreciate mo kasi hindi tayo dito lang. Sabi niya, kaya ako magalit sa iba kasi hindi ka sila eh. Ano ba yun? They hate you because is there ain't you. Hindi tayo ganun. Kaya tayo galit sa kanila, nagtuturo sila ng mali. Ngayon, yung mga member nila na biktima lang, tuturuan din natin. Amen? Hindi tayo galit na tayong in-group, out-group thinking. Tinatawag sa psychology. Hindi tayo ganun. Kaya ito ngayon, nagalit sa kanila, anong tawag sa church dati? That way lang. That way. The way. Kasi may kaibang kaparaanan. Hindi pwede sabihin Judaism sila. Hindi. Kasi wala na silang mga templo-templo. Wala na silang priest-priest. Yung mga Kristiyano dati, iba na yung paraan nila. Okay? So, for a certain man named Demetrius, okay, huwag niyong papangalanan yung anak niyo ng Demetrius. Madaming negative na Demetrius sa Bible. A silversmith. So, masama ba yung silversmith? Di naman. So, gumagawa ng mga silverware. Yung may silver dito. Hindi masama yung ganyan trabaho, di ba? Kaso, problema. Which made silver shrines for Diana. So, sino si Diana? Okay, may Diana dito, no? Yung last Sunday. Okay lang yun. Pero si Diana actually ay pangalan niya ng Diyos-Diyosa nila. Okay. Hanggang yung kilala pa rin yan. So actually, dyan nga daw ginagaya si Mary. Maria, di ba? Okay si Maria, Mary, the mother of Jesus, okay yan. Kaso, ginagawa nilang Diyos-Diyosa. Di ba? Dito ginagaya yan kay Diana. At sabi dito,
Sabi dyan, brought no small gain unto the craftsmen. Tindihan nyo ba yun? So, sinong, anong gusto mong trabaho paglaki mo? James, paglaki. Sino? Sino mo gano? Share. Ikaw, Angelo. Hindi ka pa nag-iisip ng trabaho? Business. Jaja, tayo ka lang tayo. JM, ay, kamusta pala, bad? Okay, si lolo mo. Hindi naman napagbintang ang COVID. Anong gusto yung paglaki niya? Pabaho. Sino? Pagpapalilo mo. Tulong ko po yung mga kriminal. Nakaloko. Seryoso tayo. Tsura niyo, mukhang di kayo tatagal eh. Tagal ko ako. Panood niyo ba yung mga training ng sundalo sa YouTube? Ako, kaya. Mga mautak din yun. Hindi yung basta puro kalokohan. Mga seryoso yun. Anyway, sino gusto maging craftsman dito? Yung gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Gusto niyo ba yun? Ay, magandang business to. Magkano bang bili nila dun? Minsan nga, magtatanong ako. Oh, binibenta. Minsan may ano dyan, di ba? May picture pa nga sa Facebook eh. Yung bagyong Ulysses. O, ba't dala-dala mo yung Diyos mo? Di ba yung Diyos dapat? Yung Diyos mo dapat magliligtas sa'yo. Ba't niligtas mo yung Diyos mo? Anyway, magkano ba yung mga ganun? Ngayon, di na nga yun, ano eh, di na nga wood yun, di ba? Parang plastic na, ano? 500 lang yun. Naalok-alok. Eh, sa Cebu ata, sinasayaw pa nila yun, di ba? Imagine mo, pag may piyesta nun, di ang dami bibili nun. So, itong gumagawa nun, no? Okay, makinig na. So, pag ikaw yung gumagawa nun, tas may magpipreach, galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan! Nako, matutuwa ka ba doon sa preacher? Doon ka kumikita eh. Depende na lang kung nagligtas ka. Pag nagligtas ka, iwanan mo yun, di ba? Parang last week. Magpapasalamat ka pa sa preacher. Pero pag yung puso mo, puro pera, di ba? Wala kang tiwala sa Diyos na pwede niya ibigay yung kailangan mo. Huwag ka lang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ikaw pa yung gumagawa. So, ang nangyayari niyan, ikaw yung cause ng bakit yung ibang tao, lalong sumasaba sa Diyos-Diyosan kasi kinapaganda mo pa. Batanta. Pag sa Pilipino, yung Jesus nila, mapitim. Pag sa ano, maputi. Nasareno. Nakisabi dito, wala, kaya nagalit pala siya kasi ang laki ng kinikita niya. Okay? Kaya pansinin nyo rin, sa churches na tunay, bihira dito yung mga mayaman. Kasi pag yung pinagkakakitaan nila, ay yung pastor, siyempre tapat yung salita ng Diyos eh. Kung ano yung sabi-nabi ng salita ng Diyos, yun na nabipreach. Eh paano pag tinamaan yung business mo? Kunwari, ano ka? Bilyaran ka, di ba? Tapos nagbenta ka ng alak. Galit yung Bible dyan, yung Diyos dyan sa alak. Hindi mga ngaral ka ngayon. Pastor, bakit mong binabanatan yung alak? Eh, business ko yan eh. Ano ba? So kaya sa mga ganitong church, bihira yung mayaman. Yung mga naitira dito, yung mga malinis. Anyway, sabi dyan, no? So tinawag niya pa yung iba niyang katulad niya. Bakit? Para maipon sila, para siyempre makipag, ano sa kanya, tawag dito? Makipagkuntsabahan. Kasi kaya pare-pareho silang ng compromise, di ba, sa buhay. Magawa sila yung Diyos-Diyosan. So, kaya sabi dyan, knowing that by this crop we have our wealth. Moreover, sa Tagalog na lang, ayan, kaya katulad yan, si Paul pinipreach, hindi Diyos to. Ano mangyayari sa kanila? So, mawawalan sila ng pinagkakitaan. Ayan, sabi dyan, our craft is in danger. So, ngayon ang ginawa nila? Hindi lang daw yung business nila, pati yung sabi nito, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised. Sa Tagalog, katulad dito, sa San Mateo po, medyo ano to eh, mga Catholic ano to, di ba? San Mateo nga eh. Lugar pa lang ng place natin. Alam niyo yung Philadelphia, magandang palangalan yan eh. Sinabing Philadelphia, ano ba yun? Brotherly love yun. So mga Kristiyano kasi yun eh. Yung mga nauna doon sa mga city. So depende kung sino nauna dyan,
sila yung papangalan dyan. Eh, dati Catholic kami. Kahit tanda ko dyan eh. Dyan sa, ano. Aransasun nung kami, bago kami sa grade 3. Dinokpinahan pa kami dyan. Kaya alam yung kwento niyan eh. Alam niyo ba kwento niyang Aransasun? Sino nakakalam? Aransasun. Sa plaza. Ang kwento do Quezon, may nakita sa puno. May isang santo do. May nakita sa puno do at binalikan niya yun at nagtayo na siya doon ng ano. Kaya siya naghimala daw si Maria doon. Sabi sa Bible, pagpatay na ang tao, hindi na babalik ulit. O sino nagpakita sa kanya doon? Ha? Lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Ang Diyos hindi pinahintulutan ng mga tao, ang kaluluwa niyan, puntayan sa langit pag ligtas, pag hindi, impyerno. Sino yung inalaw niyan dito, umikot-ikot dito, di ba? Si Satanas at yung mga fallen angels. So kaya yung mga nagpapakita na yan, demonyo yan. Pastor, ang dami kong kilalang Catholic. Yung naloko lang tayo eh. So gumising na tayo, men? So ito yung actually, ito yung sa mga, alam niyo ba tawag nila kay Mary? Queen of Heaven. Tama, narinig niyo na yun? At tingnan niyo sa Bible kung sinong tinawag na Queen of Heaven. Sa Jeremiah. The children gathered wood and the fathers kindled the fire and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven and to pour out drinks offerings unto other gods that they may provoke me to anger. O ba't naman magagalit ang Diyos? Kasi nga, hindi Diyos-Diyosan yun. Ba't inaalayan mo yung Queen of Heaven? Amen? Pansin niya na i-research na lang ng konti, isa yan sa nga tawag kay Maria. Okay, Queen of Heaven. Nakatawa ba? Nakatawa. Nakaiyak yun. Ibig sabihin nun, ha? Nakaiyak yung mga kababayan natin, naluloko. Kayo din. Ako, sabi nga si mother ko, sinirang ko yun. Eh, talagang nag-ano yan, si daddy rin, dati. Ako din, actually. So, seryoso to, amen? Nakita nyo na, so galit sa kanya, nag-preach lang sa totoo, ginagalitan siya dahil sa pera, at dahil sa templo nung kanilang daya. Yun palang gusto ko sabihin. So, pag ang isang lugar, nauna dyan yung mga kulto nga, nagtatayo ng templo yan. So, pasang ba yung templo? Ang mahal yan eh. Sa may pinakamalaking templo ngayon ba? Parang sa India ata, Buddha. Basta, palakihin yung mga yan eh. Kasi yung mga Catholic naman sa Mexico, sa South Africa, yung Christ the King daw, yung nakaganon. Ay, magaling yung Christ. Ang laki! Rio de Janeiro. Ay, gagawa rin yung mga Buddhist. By the way, hindi Kristiyano yung Catholic. Okay? So, mga tunay na Kristiyano, hindi gagawa gagastos para sa templo. Dahil unang-una, yung mga Jesus nga nila, peke naman, long hair. So, pansinin nyo dito, kaya sila nagalit, hindi lang sila mawalan ng tabaho, pero pag may pride yan, kasi nasanay na sila, basta Diyos natin si Diana, Diyos natin si Diana, anong gagawin nila? Pag narinig nila si Paul, at mga Kristiyano nag-preach na hindi Diyos yan, ano mangyayari? Ay, labanan na yan. Diba? Pag sinabing despise, ay, hindi pala Diyos to si Diana, hindi naman talaga, alam nyo naman yun eh. Yun ang nakakalungkot doon na ewan eh, di ba? Pag tatanggol pa nila, alam naman nila hindi nga eh. Diyos ba yun? Eh, nanay ito ni Jesus eh. Tao lang yan, makasalanan din yan. Ba't mo dasambahin? Tapos ginawang pala nilang aral, di ba? Immaculate Conception, Quezon, pati nanay daw ni Maria, hindi nagkasala. Mira. Talagang patong-patong na nakasinungalingan. Amen? So ngayon, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship. So, ganun ang tingin nila kay Diana. At tama naman sila. Actually, pag naligtas yung mga tao, talagang madi-despise yung Diyos-Diyosan. Na tama lang dapat. Ba't ka magagalit? Dapat matuwa ka. Gusto mo yung pati-adak mo, maloko din, mga demonyo. Kaya when they heard these things, they were full of wrath and cried out saying, great is Diana of the Ephesians. Amaya, isigaw ulit nila yan.
So, nang sabihin nyo, bakit ganun tayo? Mga bata especially, ha? Kaya ako, yoko ng mga batang maingay. Okay, may mga time na okay lang. Pero isa sa mga ginagawa ng mga bata, di ba, pag nagpapaganyanan sila, papayabangan ba? Nari, si mga bata kami, mga pinsa ko magiling sa basketball. Sa kanila, anyeho yun eh. Anyeho, yung dating Hinebra. Tapos kami naman, sabi ni isang pinsan ko, wala akong makampi. Hindi naman mahilig sa basketball. San Miguel tayo, San Miguel. Eh, kapag gano'n yun, nanonood na ng TV, ba't ang ingay dun? San Miguel, anyeho, ah! Mga bata, yung mga tanga eh, di ba? Ano mangyayari dun? Lalaki ba yung points nila pag sinigawan mo? Pero maraming ganun. Niwala kayo sa US nga daw. Nakita ba kayo na sa US? Ang mahilig sila doon, football, tsaka baseball. Ay, pambira, magbibihis pa yan ng ano eh. Tingnan nyo minsan. Pipinturahan pa yung mukha yan, no? Tapos, mga football din, di ba? Mga timang itong mga to. Isip bata, amen? So, ganun itong mga to. Kasi sinapol, hindi naman sila, Jesus! Benjamin, iba ganun pala, di ba? Yung mga Pentecostal na yan. Asal din tayo dyan eh. Kahit yung mga ibang Baptist ngayon eh. Asal na asal ako dyan sa Baptist day na yan eh. Anong, ha? Anong tapos na this week? Parang, ha? Di ba? Ha? Sa school nyo, di ba? Bakit ganun? Ah, babas-bas. Iba pa yung sinisigaw nyo. Ba't sinisigaw nyo? San Miguel! Ba't sinisigaw? Ha? Gagaling para ma? Masuporta. Ano nga yung supportang, ano nangyayari pag sinisigaw? Gustong manalo. Lahat naman gustong manalo. Ba't kailangan sigaw? Kung magaling yung practice nila, mananalo sila. Ba't kailangan mo sigaw? Di ba mayroong may kind of fanaticism doon yung gusto ko sabihin. Amen? Kaya ako yung mga anak ko, gusto ko yung mag-basketball yan, mag-table tennis yan, pero hindi ko yan, yan ano, anak, punta tayo doon para makipagguluhan tayo doon. Manalo yung pupunan natin. Hindi na kailangan, amen? Ganun sila. At yung mga Kristiyano, hindi dapat ganun. Diba? Kaya naasal ako sa mga Pentecostal na yan, kala mo, lalagay pa dito. Team Jesus! Nakikita niyo ba yan? Minsan ako, okay lang din yun, pero... Kaya may mga teenager doon. Maaalala na yun pag nag-backslide sila. Pero tayo, di ba, mga mature ka, okay na yung nag-soul winning ka, hindi mo na kailangan lagyan ng kung ano-ano yung damit mo, amen? Sisigaw-sigaw ka pa dyan. Di ba? Tayo, nag-isigaw. Dito lang tayo nag-isigawan. Ngayon, ito may mga nag-straight preaching naman din. Dati, doon na ako dati pa doon eh. Alam, nakita niyo ba yung straight preaching? Dati uso yun, di ba? Nasabay maniningil. Mga loko-loko rin yun eh. Hindi ganun ang tunay na Kristiyano, amen? Ako, nag-preach akong malakas dito sa mic dito. Kasi, munta kayo dito, gusto nyo makinig salita ng Diyos. Pero pag nasa labas, nag-iingay ba ako dyan? Bubulabog ba ako dyan? Pag ayaw nyo akong papasukin, di ba? Bye-bye. Ganun, ang matinong mga tao. Pero itong mga to, palibasa nga, mga... Dayana! Dayana! Yung Diyos nila, kasi hindi nila, yung Diyos nila hindi totoo. Kaya kailangan nilang tulungan, di ba? Yung tunay na Diyos, kailangan mo lang i-preach ang katotohanan niya. Yung ayaw makinig, bahala kayo. Ganun tayo, hindi tayo insecure. Amen? Yung kailangan makipagsir. Mamaya, gagawin ulit nila yan. So, mga dito, and the whole city was filled with confusion. Yan. Kasi nga, bakit may confusion? Kasi may totoo, sina Paul, meron din mga loko-loko. Ngayon, pag walang katotohanan, napansin nyo ba kahit paano may pagkakaisa rin yung tao? Kaya minsan tayo rin yung panggulo eh. Pero, ginugulo natin yung kanilang ano, hindi parang manggulo, para sila'y maligtas nga. So, pero pag nagsalubong talaga yung totoo, tsaka ano, confusion nga. Kaya minsan, kayo kahit kayo, ngayon nakakaten kayo, di ba? Darating yung panahon, may magko-question sa inyo, tatanong yan. Hindi yan, manong tinuturo doon? Ha, magtatanong na yan. Ikaw mismo, magdi-decide ka na, magpapatuloy ka ba sa Panginoon? Mang-aasal ka na lang dyan, o dating sa inyo yun. Okay, kaya sabi dyan, itong mga kumpanyo ni Paul, nahuli.
nang gagawin sa kanila yan, mabira, gugulpihin na yan. Doon di naman agad ginulpe, kasi alam niyo yung mga taong hindi mananampalataya, galit yan sa totoo eh, galit yan sa Kristiyano, pero hindi rin nila maintindihan actually. Kaya konting ano lang, tiwala din sa Diyos, hindi naman lahat yan sasaktan ka. Doon yung iba talaga gagawin sa iyon. Anyway, nung nakita ni Paul yun, pansinin nyo ito ha, kasi palibasa si Paul, kilala na siya, maganda yung patotoo niya, saka leader na siya eh. So medyo pinotektahan siya ng mga tao niya. Okay, sabi dito, gusto niyang pumunta doon, siguro kaharapin niya yung mga ano. Sabi ng mga disipulo, wag na, wag ka na doon. Ilang beses ka na ba nagulpe? Sino ba matagal na dito umaten? Kung matagal lang umaten dito, ilang beses na nagulpe si Paul? Peter? Ulit-ulit, di ba? So wala na siyang kailangan patunayan, di ba? So, hindi na niya pinuntahan yun. So, ano nangyari? The chief of the certain chief, certain of the chief of Asia, which were with his, were his friends, sent unto him, desiring him that he would not adventure himself into the theater. So, hindi lang yung mga disipulong kasama niya, pati yung nakarinig na, naku si Paul, sigurado, matapang to, pupunta yan dyan. So, nagpadala pa sila, sinabihan na siya, huwag ka na, huwag na. Ayaw mo na yung iba. So, minsan ganun. Na-spare tayo dahil din sa una, hindi mo na kailangang palakihin pa yung gulo. Amen? Amen? Some therefore cried one thing and some another, for the assembly was confused and the more part knew not wherefore they were come together. So, nakikinig ang balita kanina lang. Alam niyo mo nangyari sa US? Gulo na dun, di ba? Nangyari sa US? Ano na sila, di ba? Inauguration, bago yun, January 6. Sinugod yung ano, di ba? Rally. Sinugod yung White House. Pero hindi rin sila pare-pareho ng utak doon. Yung iba doon, mag-peaceful assembly lang. Pero iba, pumasok. Di naman yung balak nila eh. So, ganito rin dito. Yung ibang tao, gulpin natin yan. Sa inyo, may ibang. Ganun sa inyo minsan eh. Baka yung iba sa inyo, dito lang. Kasi, yung leader nyo, huwag mong hawakan yan. So, yung iba, ba't kaya pa tayo dito? Hindi na maintindihan. So, anong gusto illustrate ng Bible dito? Ibig sabihin, itong mga against sa'yo, pag Kristiyano ka, hindi nila alam yung ginagawa nila eh. So, dapat kaawaan mo din. Tulad sabi ni Jesus, di ba? Father, forgive them for they know not what they do. Ganon din sinabi ni Stephen. Kaya yan po yan, mga hindi nila intindihan sinasabi nila minsan. Kaya ngayon, kung ikaw yung Kristiyano ngayon, gusto mo talaga maging preacher, or soul winner, aralin mo to, huwag kang tama rin. Amen? Kasi kailangan nila tayo. So, yung mga confused yung mga yan, mga lost. Hindi nila pinagsasabi nila, hindi nila alam ginapagawa nila. So, naturuan lang sila ng mali. Hindi nila lang kung paano kakawala dun. Okay? So, ito pa si Alexander. Ito na yung medyo na huli, di ba? Ano sabi dito? Sino yung kalaban sa Acts? Sino yung bida? Sino yung bida sa Acts? Si Paul. Okay, tandaan nyo yun. Sa maraming chapter sa Acts, simula sa 10 ba yan? 9-10? Mula na si Paul, naligtas. Siya na yung sinundan ng kwento kasi nga napakaganda ng testimony niya. At napaka-brave niya. Matapang siya. Ginawa niya yung kalooban ng Diyos. So, siya na yung sinundan. Sino yung mga kalaban? Sino yung kalaban sa Book of Acts? Tama, di ba? Yan sabi, oh. Anong ginawa sa kanya ng Hudyo? Hindi sinabi diyang ano lang. Basta tao lang. Eh, nasan ba sila dito? Nasa Ephesians sila, eh. Nasa Ephesus sila. Ba't napunta mga Hudyo dyan? Kasi nga, ganun din yan. Ang kalat din yung mga Hudyo, eh. Tsaka yung iba, kung nandito na kayo matagal na panahon, sinusundan si Paul ng mga Hudyo. Kahit saan siya pumunta, galit na galit sa kanya. Kasi galit sila kay Jesus. Kaya nga pinapatay nila si Jesus, galit na galit sila. So, sinusundan sila. So, nung magpapaliwanag na ngayon si Alexander, di ba, tama lang eh. Kung may, galit ka sa akin, bakit? Di ba, ganun ang tamang tanong, di ba? Galit ka sa akin, di, sundo ka na. Hindi ganun. Pag ikaw ay matinong tao, naiintindihan mo nga sila eh. So, ang gagawin mo eh, para maintindihan din nila, yung hindi nila intindihan, magtatanong ka ngayon. So si Alexander, gusto yung paliwanag. Kaso, ano nangyari? But when they knew that he was a Jew, all with one voice
about the space of 2 hours, cry out, yun na naman. Alam, basta, yan, papakinggan niyo, sasabihin mo, amen? Ganun nangyayari kahit sa Facebook, magpapaliwanag ka lang dyan. Paano mo naman sabing, ano, Diyos Diyosan to, di magpapaliwanag ka, basta, wala pa kailang dyan. Ganun na ngayon labanan, hindi na sa boses eh, keyboard na. Mga keyboard warrior. Okay. So, ang gulo, di ba? So, imagine mo, pag ikaw yung Kristiyano. Di ba? Actually, exciting yan. And then, when the town clerk, so, merong, syempre, merong mga namumuno doon, anong ginawa niya? Syempre, hindi naman gusto ng tao yung magulo. Kaya, inayos niya. At ito sinabi niya. So, may negative and positive dito. May negative kasi, syempre, naniniwala rin sa Diyos-Diyosa nila. Pero positive, at least, inapis niya yung mga tao na huwag magka-gulo. Okay, so sabi niya dito, ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not? O sinong hindi nakikilala na ang sinasamba natin dito sa Diana? At nanggaling pa raw kay Jupiter yung image niya. Nakikinig ba kayo ng mga ganyang, ano? May mga pelikula kayo, ganyan, di ba? Kanya-kanyang pauso eh. Kesyo dito, may Batman. Kami, may Iron Man. Ah, may Superman kami. Eh, meron kaming Thor. Ganun lang yan eh. Pare-parehong dito to, pero kung may benta, di ba? So, ganun yung ginagawa to. Biro, nainiwala sila talaga doon. Kaya maganda naman, pero maganda doon. Sabi nila, at least ang mga tao naniniwala sa ayusan. Amen? Kaya dito, pag hindi kayo maayos, nagtatanong nga ako eh. Ba't ayaw nito sa kaayusan? Gusto magulo. Hindi maganda ang attitude. So ito, inayos nila kahit mga sumasama sa Diyos, gusto nilang kaayusan. So sabi dito, medyo binigyan nila lang pabor yung mga Kristiyano. Eh, ba't yung magugulpihin yan? Hindi naman magnanakaw yan. Hindi naman yan, hindi naman nila sinasabing ano. Pag binaming blasphemer, yung niloloko yung Diyos-Diyosa nila. Eh, sinasabi lang naman, hindi totoo yun. Parang ganun din yun. Pero still, anyway, wherefore, if Demetrius, and nabagito rin si Demetrius, eh, siya yung nangunguna eh. For example, pinagbawal dito sa yung alak na sa Pilipinas. Sino yung unang aalma? Sino? Malasinggero? Hindi lang. Sino? Pagawaan. Di ba? Si, sino ba yan? Kawang ko. Buhay pa ba yun? Patay na, no? Sa impyerno na. Danding. Biruin mo yan. Siya ang unang aalma dyan. Pero hindi siya mag-welga dyan. Mapagalawin niya yung mga tao niya. Di ba? So, ano dapat niyang gawin? Applicable din sa atin ito. Kunwari, may galit tayo dyan sa, kunwari, sa kapitbahay natin, nagsusunog dyan. Bawal yan ah. Anong gagawin mo? Aawayin mo? Pagsabihan. Kung pwede, di ba? Para hindi na tayo magkakasuhan. Tama yun. Pero, sinasabi dito, kahit sa panahon nila, may batas naman tayo. Ba't mo kailangan gulpihin yan, di ba? So kayo, baka magkagalit-galit kayo dito. Anong gagawin nyo? Ambulan. Ha? Ano nga? Anong gagawin? Pag hindi mo alam ma-resolve ba? Mag-usap na maayos. Sabihin nyo kay pastor, di ba? Eh, yun ang common sa inyo dito eh. Itong magsabi lang. So, sa kanila, meron silang batas naman. Ba't sila mag-aaway? Okay. Yan, sinabi lang dito. Medyo tapos na tayo. Sabi lang dito, kung meron kayong tanong, hindi maintindihan, meron tayong batas. At sabi dito, it shall be determined in a lawful assembly. Pag sinabi siya ng lawful assembly, ibig sabihin, hindi magulo. Yung according sa batas. Hindi tayo magkakagulo. Ang maganda naman dito mga Kristiyano, amen? Sino Kristiyano dito? Alam nyo ba na tayong pinakamagandang batas? Kahit yung mga batas dyan, yung mga Pilipinas, Amerika, kinopia lang dito. Pag pinag-aralan nyo yan, maglalo kayo magitiwala sa Bible. Lumalim kayo ng pag-aaral. Ano yung batas nila na mas maganda pa dito? Wala. Lahat nang galing dito. Ano kayo yung maniwala, di ba? Kasi hindi nyo pa na ano eh. Pero pag binabasa nyo na yan, ha, kaya pala yung mga
Ba't masama yung nag-asawa ng magpinsan? Masama ba yun? Nasa Bible yun. Naalala ko yung mga hari-hari dati kasi ayaw nilang lumabas yung kapangyarihan nila. Sila-sila nag-asawa. Anong nangyari sa kanila? Naging mga abnormal. Kasi masama pala yun sa genes. Sa dugo. Pag inasawa mo yung pinsan mo, yung anak nyo, malamang ano yan. Tatlo mata niyan. Ganun yun. Mongoloid dyan. Oh, ang ganda niyan. Saan pa yung mga bagandang batas? Masama ang... Alam niyo yung batas, bawal magnakaw. Yan yung simple, di ba? Simpleng-simple lang yun. Ayan, bawal mag-asawa. Bakit? Eh, paano kung gusto rin niya? Di ba? Pero magkakagulo yun. Sa Muslim yan, mga siraulo kasi talaga yan eh. Oo, oh, sabi ko nga sa inyo, minusolve namin dito, teenager pa, sabi ko. Pag naging Kristiyano kayo, nang gagawin sa'yo ng magulang mo? Oh, papatayin daw sila. Loko-loko yung mga yan. Anyway. So yan. So dapat, doon lang tayo sa batas. Amen. Tsaka yun yan. Di tayo dapat mangamba. Pag mga established batas yan sa kahit sa sanlibutan, magdiyanon dito yan. Hindi lahat ha. Hindi lahat. Pero ito pa rin, mas maganda pa rin yung batas ng Diyos. Okay, so for we are in danger to be called in question. So, ibig sabihin kasi, yung mga namumuno doon, ayaw nila ng gulo kasi sila mismo yung mapagalitan. Okay? And when he has thus spoken, dismiss the assembly. Oh, yun. So, dismiss na sila. Uwian na. Uwian na rin tayo. Maaga pa eh, actually. So, may question ba kayo? So, pero maganda yung kwento, di ba? Yung lingkod ng Diyos, galit sa kanya maraming tao, nagtapat lang siya, bandang huli. O sino nag-ayos ng trouble? Hindi sila-sila din. Kasi wala namang problema dapat sa nag-preach ng salita ng Diyos. Diba? So ngayon, sa nalalabi nating 10 minutes, 5 minutes, so natuwa ako sa inyo mga bago. So yung ating court, mukhang wala pa rin. Nagtanong kami dyan eh, ha? Kayo, may nakita ba kayo? Nagtanong kami dyan, ayaw eh. Bawal, kahit ano, kahit badminton. Binibenta kasi nila yung virus na. Ha? Ha? Alsada. Table tennis na lang muna. Pwede na, maliki na. Titingnan ko, titingnan ko. Sige. Ano pa? Anong gagawin nyo, mabata? Maingay. Pag-uwi nyo, anong gagawin nyo? Seryoso. Seryoso. Mga lalaki, Abigail, anong gagawin nyo? Galing kayo sa church, anong gawin nyo? Alalahanin nyo, reflect nyo yung napag-aralan natin, di ba? Basahin nyo rin Bible. Sinong walang Bible? Si Tutoy, nabigyan ka, di ba? Dala nyo ba? Hindi dinadala eh. Dali nyo yung Bible nyo para pag naglalakad kayo dyan, mukha kayong mga santo. Ha? Hindi mo, dinadala. Matakot sa inyo yung mga tao. Hindi, seryoso. Maganda dala nyo yung Bible nyo. Amen? Kung seryoso talaga, bumili kayo ng old and new. Ito. Para pag nagbabasa tayo dito, doon ka na lang. Kasi minsan, lolo ko to, di ba? Kasi yung New Testament, ang dali lang basahin na, no? Ganyan lang kanipis yan, eh. Ganyan lang kanipis, yung binigay namin sa'yo, kasi English Tagalog yun. Ito pa yung ibang Bible, oh. So, hindi naman kamahalan to. Meron pa kami pang price dyan.
Kaya attend lang kayo lagi, ha? Mag-aral kayo. Baka mabigyan kayo ng magandang Bible. Hindi yan. New Testament lang yan. May question pa ba? Sir, bola daw. Wala nga tayong court eh. Wala nga. Wala nga. Titignan ko sa Marikina. Okay? Sige, kakanta tayo mamaya. Let's pray. Lord, maraming pasalamat. Let's pray. Ano, maraming pasalamat sa inyong mga salita, Panginoon. Laman namin, ginawa ninyo mga tapat na lingkod. Nakikita namin, Panginoon, din yung mga kalaban. Nakikita namin dito mga panggulo, mga hindi maayos, ang hindi matino. Panginoon, we pray na hindi kami magaya sa kanila. Bandang huli, sila po ay sa impyerno, yung iba dyan ay mga parusahan, na iba nalilito, hindi alam ginagawa nila, sumusunod pa rin. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa demonyo pala sumasamba. Panginoon, huwag niyo na pong elaw, Panginoon. Mga nakakarating dito na ikaganong pa, Panginoon, ingatan niyo po kami. Turuan as we follow also your word, your will, Panginoon, at may mag-aaral yung salita, Panginoon. So, kayo pong manalati sa aming mga nagawa sa araw-araw, Panginoon, yung mga aming bagong matin, Panginoon, nawa sila po'y magtapat din sa inyo, Lord, yung mga dati na, Panginoon, na nautisod kung saan, na makaalala rin po sila, Lord, Panginoon, kayo pong lagi may taas lang sa aming buhay. In Jesus' name we pray.